Minsan na silang hinusgahan ng lipunan dahil sa kanilang kasarian. At kung minsan nga ay may nakikita tayong sila ay sinasaktan, inubuli, at kung minsan sila ay tinatawag na salot ng lipunan, walang mararating sa buhay. Pero alam nyo ba, sa Gubat Sorsogon ay may grupo ng LGBTQ+ na kung tawagin ay iskandalosa. Sila kasi ay nagbibigay ng libreng serbisyo na kulay at gupit. Huwag na nating patagalin, kilalanin natin sila. At ngayong araw ay kilalanin natin ang leader nila at upang matanong na rin kung paano ito nagsimula o bakit nila ito ginagawa. Huwag na natin patagalin. Please welcome Rudy Ruda Insinare. Yes, hello. Thank you. Thank you sa pagpapa-unlock sa invitation. Walang problema po. So, paano ito nagsimula na libreng kulay at gupit? Nagsimula ito noong that time ng pandemic. Kaya naisipan namin ito para yung pag-ikot sa mga barangay na maglingkod kahit libre para sa kadahilanan na nahirapan sila pumunta ng sentro. Dahil sa pamasahe, mahal, tapos diba pandemic, yung mga salon noon, sarado, tapos sa kahirapan ng buhay. Sino ang naging inspirasyon ninyo sa pag gawa nitong libreng kulay at gupit? So, isa ito sa advocacy ko. Kasi ito yung profession ko eh, paggupit, pagpapaganda ng mga tao. Ang i-idolize ko lang ito is Mother Victory. Buti naman sa paggupit nyo, may na-encounter ba kayo na minsan nagagalit sa inyo dahil sa, siyempre sa lipunan natin, nandiyan na yung mga taong nagagalit sa katulad nyo sa LGBT, diba? Kasi ayaw nila. May na-encounter na ba kayo na ano, na galit sa inyo? So far, wala naman po. Sa mga barangay na pinuntahan namin, maluwag yung pagtanggap ko sa amin. Wala kami naririnig ng mga bad issues, ano pa man. So, matutuwa sila kasi may mga katulad din ng mga LGBT na hindi lang yung paglalandi, ano pa man. At isa kakatulong kami sa kapwa na maganda. So, dito sa ano, sa libreng gupit, saan kayo kumukuha ng ano, ng pang-gastos? Di ba kasi magastos yung transportation, siyempre, gasolina, pangkulay. Sa panggasolina naman, yung mga LGBT na sumasama sa atin, yung mga itong skandalosa ladies, talagang nagsusupport sila sa atin. Wala silang bayad, kung taga-volunteer lang sila. Yung tungkol naman sa kulay, may mga friendship din ako na nag-sponsor. Nabibigla na lang ako, may dumarating sa bahay, pangkulay, gano'n. Kaya, so, thankful naman ako sa mga nagmamahal sa akin. Kuya, anong masasabi mo dito sa Upland Gupit Kulay? Sa mga taong to, ano pwede mo masabi? Masasabi ko lang, ayos man, nakadalong. Nakadalong talaga. Pala iskandalosa family. Ladies. Bakit nga pala iskandalosa ladies? Yun nga din yung isip ko lang. Siguro na pagkatuwaan lang kasi mga iskandalosa, kumbaga, mga galaw-gaw. Ganun. Yung parang lukaret. Parang kabog. Para sa iyo, Ruda, ano yung masasabi mo dun sa mga LGBTQ na parang gusto rin nilang makatulong? Ano yung parang may advice mo sa mga katulad ko LGBT? Welcome naman po sila na tumulong sa akin. Yun lang nga po, volunteers. So far marami din sa akin na chat o na
gusto silang sumama. So wini-welcome po naman. Wala po dito ng kumbaga discrimination or pinagbabawal na sumama. Lahat po welcome. Kahit sino. Oh, yun. Ano naman yung masasabi mo sa mga taong, di ba kasi marami tayong nakikita sa TV yung binubuli, sinasaktan, at yung masama pa kung minsan, sinasabihang salot ng lipunan. Ano yung masasabi mo sa mga tao? Walang bilib sa talent mo. Yung mga nagsasabi po ng mga tao ng ganun, siguro makitid ang pag-unawa. Kaya sana, supportan nyo na lang po kami mga LGBT kasi sometimes po, hindi nyo alam, kami din ang nakakatulong sa lipunan. Lalo na sa ginagawa namin sa ngayon. Nakakabilib lang kasi naisip nyo to, no? Sa gitna ng pandemya, yun yung isa sa mga kailangan din ng tao. Diba yung mga tulad nga yan, yung pag-upit. Hindi ka napupunta sa sentro, sa sentro para pagpagupit pa. Mahal yung pamasahe ngayon, di ba? Kayo na talaga yung lumalapit sa tao para bigyan sila ng different service. Oo, kasi naisipan talaga namin yung mula nung pandemic kasi yun nga, kahit kunting bagay, makakabigay kami ng kasayahan sa mga tao sa bawat barangay. Yun lang. Ilang tao ba yung nagugupitan nyo sa maghapon? Pinakamababa is nasa 97 person. Okay. Ilang barangay na so far yung napuntahan nyo? Puntahan namin nasa 27 ah. 27, grabe. Okay. Baka may gusto kang i-promote, sabihin, kasalamatan. Sponsors. Kung meron. Sa mga friendship ko, sa mga, alam nyo na yan kung sino kayo na nandito parati sa akin na walang sawang nagsusuporta sa akin. Sa advocacy ko, sa mga event ko, kung saan mga barangay na kami nakakarating, at sa mga barangay din na very welcome sa amin. Siguro lahat naman sila welcome kami, wini-welcome kami ng todo, lalo na sa mga pag-asikaso, lalo sa foods. Thankful po kami ng marami kasi kahit paano, nakikita nila yung mga binibigyan namin tulong sa kanila. At sinamantala ko rin yung pagkakataon na makapagpagupit din sa kanila. At bawat isa pala sa grupo ay may kanya-kanya ng tungkulin. Yung iba ay taga-kulay at yung iba naman ay taga-gupit. Sa mundong punong-puno ng diskriminasyon, ang huhusga ay mas pinipili nilang makapagbigay ng inspirasyon at makatulong. Medium brown. Parang may light brown. Pwede light brown. Medium brown, light brown, dark brown. Dark brown. Pero yun, medium brown. Matagal ka nabang nakulay? Hindi lang ba? Sakto na. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, sino tayo para husgahan sila? Ano ba ang naiambag natin sa lipunan katulad ng nagagawa nila? Sino ba tayo para mag-discriminate sa kanila? Perpekto ba tayo? Wala ba tayong kasalanan? At hindi kasalanan ang kanilang kasarian. Nay, pwede pong magtanong, ano po yung masasabi niyo po dito sa munting handog ng LGBT na Oplan, Libreng Gupit at Kulay? Magayon nga. Magayon, kailan takululan yan ang mga buho, karayon ng mga gupit, takululan. Thank you.
talagang kahanga-hanga ang mga tao ito sa kabila ng diskriminasyon na natatanggap nila sa lingkungan ay meron silang nayaang bago na marahil yung ibang tao ay hindi nakikita. Pero kung makikilala nyo pa sila, talagang mabibigit kayo sa bawat istorya ng mga